Amen. Lord, it's such a privilege to believe in you. Amen. It's such a privilege to call on your name, Jesus. Yes. Hallelujah. Lord, we give you thanks, we give you praise, that your word be made manifest sa buhay namin, Panginoon. May Jesus be revealed through us. Amen. All the glory and honor is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Who remembers kung anong sharing or preaching ni Pastor Morgan last week? Peace of God. Amen. At ano naman po ang shinare ko po the week before that? Jesus Christ in me, the hope of glory. Oh, so good. Praise the Lord. Good job. Hallelujah. So what is Jesus Christ in me, the hope of glory? Si Jesus Christ na nasa atin ay pag-asa na makilala siya, maihayag siya sa mundo. Amen. 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 How has it been? Jesus Christ is in us. Amen. Because He is the hope of glory. Amen. Praise the Lord. We will never forget dahil nga pangalan po ng church. Yes. Pero, isamuhay po natin. Amen? Amen. Okay. So, this morning naman po, I feel that God wants us to be reminded. It's always your reminder na rin po, di ba? A reminder that, Ali, if you don't mind. 1, 2, 3. As He is, so are we. Tagalog? Kung paano siya, gayon din tayo. Amen. Amen. Kung paano siya, sino po si siya? Si Jesus. Kung paano po si Kristo Jesus, Jesucristo sa mundo, gayon din tayo. Amen. Sa mundo. As He is, so are we. Amen. So, if ever you doubt, sino ba talaga ako? Kung dumaan po tayo sa identity crisis. Kasi there are times talaga pag nasa lowest of the lowest tayo sa buhay natin. Sometimes we have that, sino ba ako? Diba? May mga moments, mga hugot moments tayo. Diba? Mga moments na parang, who are we? Do I remember who I am? And then you just remember, as He is, so am I. As He is, so are we. So if you forget who you are, just remember Christ. Amen. Because as Christ is, so are you. So am I. So that means we have to know who is Christ. Amen. Dapat makilala po natin si Jesucristo ng mabuting. Para mamuhay natin siya. Mabuhay natin siya. Mahibuhay natin siya. The third is always great on the third. That's good. At least, diba? Maibuhay natin siya. Yes. Okay. Hallelujah. Okay, maibuhay natin siya. Because as He is, so are we. Now, we're going to go through 1 John. Pero hindi po natin siya. Siyempre po, mahaba yung 1 John, yung book ng 1 John. Pero you will see po, sa bawat chapter po ng 1 John, makikita po natin this. Now, the Bible doesn't say, as He is, or parang lang siya, ganun parang lang tayo. No. Walang doubt sa sinabi ng Bible. Amen. Kung paano mismo eksakto si Kristo. Amen. Ngayon din tayo. Amen. Exactly. As He is. It's not similar. It's not somewhat. As He is, kung paano siya. Okay? Let that sink in. Because sometimes, when you go outside, you ask 10 Christians outside. Impossible naman. Sis, sakto, parang si Lord. Impossible, sis. Mahirap yan, sis. Mahirap yan. Eksakto, kung hindi, dapat magaling, hindi magagalit. Impossible. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko si Lord. Kaya imposible maging parang si Lord. Imposible. But the Bible says, Amen. Kung paano siya, ganun din. Ganun din tayo. Walang imposible kay Lord. Kasi sino po ang nasa atin ngayon? Si Kristo. Diba po? I know, parang you might think like, parang narinig ko na to sis, ilang beses na. Ako rin po. Pero I believe,
dapat hindi po tayo magsawa. Amen. Na marinig and hear and hear and hear. Because the more you hear, the more it will become true. Amen. The same thing with a lie. The more you hear a lie, the more the lie becomes truth. Yes. Diba po? Even if you hear rumors, chismis, the more you hear chismis, the more the chismis becomes real. Yeah. It becomes cheese. Yeah. The more you hear chismis, the more you hear gossip, mas nagiging totoo. Kasi lagi niyong narinig. Lagi niyong iniisip. Yeah, sinasa, pinamuhay. Pinapamuhay mo ng buhay yung chismis. Yes. Sabi ni ano, eh, sinabi ko to. Ano, diba po? Sabi ni ano, sinabi niya. Oh. Yeah, it just becomes your life. But why don't we just listen to the word of God? Amen. Why don't you just look at the mirror? Yes. Ano po yung mirror natin? The Lord. Sino bang salamin natin? Si Jesus. The Lord, si Lord. The word of God. Diba po? Amen. That's how you know who you are. Kaya po, we're going to go through 1 John chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. You're like, sis, may time pa ba? May time. Kasi hindi naman po buong book. Yes. Amen. We're gonna go through the four chapters. But before we do that, I just want to address something po. Who remembers po yung sharing along, maybe a month ago or 2 months ago about the past? Remember the past? Yes. That the past is? Past. What matters is? Now. And? Future. Amen. So, are you still living in the past? No. Praise the Lord! No more past. Praise the Lord. Many people, and I praise God, I believe that. I believe that we are not living in our past anymore. Yes. Because ang importante po, ang what matters now is that we are a new creation. Amen. What matters now is that our life is in Christ. Amen. Okay? So, if you notice, people talk about their past, right? A lot. So, when you're born into the world, yung identity, the identity po natin nakukuha sa pamilya, sa magulang, surrounding. My dad never said, I love you. My dad never said, I'm proud of you. Kaya hanggang ngayon, 35 years later, offended pa rin ako. But what if I tell you, what if your dad never said I love you, but Father God says I love you? Amen. Which one matters more? Father. What if your friends laging tinitis ka dati, grade 3? Ay, matabay. Ay, pangit mo. Yeah. Tapos, you kept that na, no? Wala akong sinabi, pero offend ka ng sobra. Nabully ka. Tapos, 20 years later, yun pa rin iniisip mo. Sabi nila, pangit daw ako. Diba po, we let something 20 years ago dictate who we are now. We let somebody who said something 2 weeks ago affect who we are. Bakit natin pinapersonal ang mga sinabi ng iba? Bakit natin hindi pinapersonal yung sinabi ng Lord? Amen. Walang personalan dito, sis. I don't always say that. Why do we take personal what other people say? Why don't we take personal what our Father in Heaven says? What Jesus says? Amen. Diba po, hurt na hurt po tayo sa salita. Ay, grabing affected po tayo sa salita. Sa mata. Isang ganun lang ng affected na. Grabing ang power ng mata. Isang tingin lang, affected na. Huwag naman po. Binibigyan natin ang power ng mata ng ibang tao. Ang salita ng ibang tao, pero yung word ni Lord, wala. Walang say sa buhay natin. Bakit po natin pinapersonal? I'm gonna say it again po kasi words are a big deal eh. Yeah. Even actions yes. are a big deal. Isang ganun lang. Nare-remember na yun for forever. I will not forget that you slapped me in the face. Yeah.
You are nothing but a no good, di ba yung mga ganun na Cherry Hill. Sabi ni Mami, may memories na ganun, movies, right? But why? Why do we allow something so... when they don't know who they are in Christ. Yeah, amen. Why do you think Jesus said, Father, forgive... Nasa cross na po si Lord? Grabe yung ginawa po sa kanya, ng mga tao. Ang sabi ni Lord, Father, forgive them, for they know not what they do. Kung tayo po yun, Ama, parang alam naman nila kung anong ginagawa nila, no, Ama? Alam nila eh. Dinigdig nila yung ulo ko? Nabuhay, I erased the dead? Ano po yung erased the dead? Nabuhay muli. Na-erased the dead? Parang binang ko yung patay? Binang ko yung patay, tapos ako papatayin? Binigay ko na sila ng buhay? Binigyan ko ng buhay ang patay, tapos ako papatayin? Ako ay crucify sa cross? Alam nila kung anong ginagawa nila, Ama. Alam nila. Kung kaya mo yun. Ama, tinuraan nila yung mukha ko? Ama! Di ba? Ala, if we were in Jesus' place. Yeah, amen. Ako yung nagbuhat ng cross? Gutay-gutay na yung skin ko, yung balat ko, gutay-gutay na. Lumalabas na yung ituka ko. Laman. My intestines are coming out. Everything, di ba po? If that were us, if that were us, Ama, I can only take this much. Kung lumampas pa yan, wala na, Lord, sorry. Wala na some chance. Kung lumampas pa siya, diba po, kung tayo po yan. But Jesus said, Father, forgive them. For they don't know what they are doing. You know why? Because alam ni Lord, Ama, pag alam nila kung gaano ko makamahal sila, hindi nila gagawin yan. Amen. So same thing with us, because kung paano si Lord, gayon din tayo. Yes. Kung hindi alam ng kapatid natin or ng kaibigan natin or ang kamag-anak natin kung gaano kamahal sila ni Lord, tapos hindered kayo, inoffend kayo, did it make sense? Because they don't know who they are in Christ. So why are you mad? Why are you offended? Why are you hurt? Bakit natin binibigay sila ng power sa atin? Yung dapat nga po, si Lord eh. Si Lord ang may say sa buhay natin eh. Hindi yung mata ng tao, hindi yung bibig ng tao, hindi yung iniisip ng tao. Di ba minsan, we even think na, siguro inisip na to. Siguro, puro siguro. Puro spekulasyon. Puro akala. Hindi naman totoo. Maraming beses po yun sa buhay ko. I always think, ay baka. Naging baka. Tapos na-stress ako sa baka. Sa baka. Puro stress, hindi naman kailangan. Bakit lang po natin di isipin na yung buhay ni Lord na nasa atin. Ang yun ang totoo. Amen. Sabi nga ni Paul sa Philippines, my true life is Christ. Amen. That's your true life. Ang totoong buhay ko ay si Kristo. Amen. Hindi ang mundo. At hindi ang pamilya natin. Our true life is not our family. Amen. Our true life is Christ. Amen. I know it's hard sometimes to accept na, pero yung pamilya ko eh. No. It's Christ. Amen. And then in Christ is your family. Amen. In Christ is your job. Amen. In Christ is your work. Yes. In Christ. Yeah.
Pero si Lord lang dapat ang buhay natin. Amen. Hindi lang priority, siya mismo ang buhay. Amen. Natin. Instead of allowing life to dikta yung buhay mo, bakit natin hindi hayaan ang giver ng buhay ang magdikta sa buhay natin? Sino ba po ang giver ng buhay? Lord. Sino po? A lot of people will blame God. Bakit hindi nyo in-answer yung prayer ko? Bakit may favor? Bakit favorite mo siya, Lord? Why did you do this, Lord? But because we think it's about us. We think it's about us. Nagiging selfish po tayo. Kaya paano po makikilos? Paano po kikilos si Lord? Kung yung self natin ay nasa daan. Humahad lang. Kaya po when we say Christ in me, it's not me in me, it's Christ in me. I no longer live, but Christ lives in me. It's important that now that you're a new creation, you don't live in the past anymore. Praise God. Amen. Praise God. Actually, even if you have a good past, I know many of us here have not had a good past, right? Not the perfect past. Yung past na nasa movies. Na perfect family, perfect life, you know. Not everyone had that. Yeah. So I know that many of us gone through hardship. Amen. But praise God na hindi na yan ang buhay natin ngayon. Amen. New creation in Christ na tayo. Amen. Praise God. But those who had a good life, even that, pati yun po, hindi na kadikta sa buhay natin ngayon. Amen. I'm so spoiled. Mom and Dad loves me so much. Di ba yung mga ganda? That's me, actually. I'm not spoiled, yes. They trained me very well, as you can see. Yeah. So, what I'm just saying is, even if you had a good past, even that does not dictate you now. It is still the life of Christ. Amen. So kaya pantay-pantay po tayo. Amen. Pag pumasok po tayo sa isang room, yung presyo po sa ating pare-pareho. Amen. Yung dugo at buhay ni Kristo. Amen. Yung mundo lang po ang nagdidikta ng presyo ng tao. Yes. Ay, wala akong pinag-aralan. Okay, you're there. At PhD Masters, you're there. It's the world that dictates who is successful, who will go far in life, who will be present. It's the world. Amen. But Jesus says, we're all a new creation in Christ. Okay? So, don't even think about your job being the determining factor na mas no. No. We're all the same price in Christ. So, the reason why we are here on earth ay para sa imahe ni Kristo. Amen. That's the whole point of why we are here. So let's go now po to 1 John. 1 John chapter 1 verse 7 sa ESV version po. Dalawang version po babasahin natin, ESV at Tagalog. Let's read English for now. 1, 2, 3. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. Amen. So if we stay there, if we walk in the light as what? He is in the light. So exactly what the title is, as he is, so are we. So if we walk in the light as he is in the light, because where is the Lord? He's in the light. He's the light. Amen. What happens when we walk in the light as he is in the light? We have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. Wow. Okay, Tagalog version, please. 1, 2, 3.
Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Praise the Lord. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos, kaya po, just want to repeat, tulad ng Diyos na nasa liwanag, then what happens? May pagkakaisa tayo. Ah, so pag hindi naman tayo namumuhay sa liwanag, walang pagkakaisa. Amen. So kung walang pagkakaisa, yun pala po ang dahilan na hindi tayo lumalakad or namumuhay sa liwanag. Amen. So, when the Bible or when Jesus says, you are the light of the world, the enemy will try to hide your light. Yes. He will try to not make you shine. So, siguro yung kalaban, sige, punta lang sila sa church. Punta lang sila. Wala naman pagbabago eh. Punta lang sila. Hindi naman sila nagsha-shine. Okay lang. So you can go to church for 10 years but not shine. You can go to church for 20 years but not change. Not be transformed. That can happen. Yeah. The enemy will just try, oh, division dito, ayan. Division dyan, sige. Galit dyan, sige. Oh, basta hindi lang kayo mag-shine, ha? Okay, okay na. Mag-church lang kayo, sige, mag-church kayo. Pero huwag kayo mag-shine. Oh, sige, ma-offend kayo dito. Ma-offend kayo. Sige pa, sige pa, sige pa. Oh, galit na, oh, sige. More. Para hindi tayo mag-shine. Para hindi makita si Kristo. Para makikita, sino? Kalaban. Kalaban. Imahe ng kalaban. And I know this seems hard to take, but that's the truth. Yeah. The reason why we come together is to stir each other up. Amen. Kasi kung, di ba, pag anong stagnant po sa Tagalog? Stagnant. Hindi gumagalaw. Yung tumbig na steady. Di ba po? Pag steady lang, ano nangyayari sa tubig? Mabaho. Parang bumubulog, di ba? Nothing, there's no movement, di ba? Lamok, dengue. Di ba po? Dahil nga po sa still water. Kaya kailangan ng stir. That's why you come here to be stirred. That's Hebrews chapter 10 verse 24 po. To stir one another into love. Amen. Into good works. Yes. Into compassion. Amen. That's why we're here together. We're not just here to amen. Yeah. It doesn't match. You're like, hallelujah, praise the Lord. Walang one, walang alignment. But we're here to stir each other up. Kaya minsan, sa pagkakastir, may konting discomfort. Yeah. Yes. But we're here to stir each other up. Kaya minsan, sa pagkakastir, may konting discomfort. Yeah. Yes. May konting kiskisan. Yeah. Pero it's to reveal Christ. Amen. To reveal Christ. It's all about Christ. Amen. Para may pagkakaisa tayo. Amen. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Every time we come together, don't you feel that? That when you, from outside, medyo sad, medyo negative, pagpasok natin kahit may konting offense or whatever, pero nababago rin tayo. Amen. We change from glory to glory po, di ba? It's not from glory to sadness. To glory to sadness. From glory to depression. It's no. Yeah. It's glory to glory to glory. Amen. Glory to glory. You go forward. Amen. Okay, next. 1 John chapter 2. 1, 2, 3. Whoever says he abides in him, all to walk in the same way in which he walked. Amen. Clear as clear. Whoever says he abides
abides in Him? Who abides in Him? Amen. Ought to walk in the same way. Ought to walk in similar way? No, the same way as in which He walked. In the same way. Tagalog version, please. 1, 2, 3. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. So, paano kaya namuhay si Jesucristo sa mundo? That's how we should walk. According to yes, mapagmahal, mapagbigay, mapagpatawad. Okay, chapter 3 naman po tayo. 1 John, English, 1, 2, 3. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Next verse. And next verse again. 1, 2, 3. And everyone who does hope in Him purifies himself as He is pure. Amen. So yung hope po, sorry, go to the first slide again. Yeah. So, beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. Okay? But we know that when He appears, so ito po yung pagbabalik ni Lord. When, but we know that when He appears, we shall be like Him. Amen. Because we shall see Him as He is. So, we will be like Him. Why? Because we will see Him as He is. Amen. So when we see the Lord, when we see Him and His coming and His return, we will be like Him. Amen. Tapos next slide, please, honey. And everyone, so ito po, everyone who thus hopes, meaning everyone na may ganong pag-asa, lahat po tayo may pag-asa na babalik si Lord. Amen. So everyone na may pag-asa na ganon, He will purify Himself. Yes. Diba? When you have that pag-asa na babalik si Lord, mati-change po yung mga gawa natin, yung mga pag-iisip natin. It purifies you. Amen. When you think about God coming back. Amen. Not only purifies you, but just as He, Jesus, He is pure. Yung purity ba po may percentage? 90% pure. No. It's either all or nothing. Yes. So Jesus is 100% pure. Amen. So just as, or Himself as, He is pure. Amen. 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 Because if you put one drop of wee-wee sa isang brownie mix, you will not eat the brownies. Yeah. Because na-contaminate lahat ang brownies. Yes. Pure as He is pure. So this is the Bible telling you it's possible. And if everyone who hopes, who has that hope, in Him purifies himself as He is pure. Next slide, please. Tagalog. 1, 2, 3. Go! Mga kanyang mahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa tayo kaya kung magiging tayo sa hinaharap. Next slide. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Next slide. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging mag-uwis sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na mag-uwis. So clear. So good. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid. So matuwid parang pure na rin po, di ba po? Matuwid is righteous. Yes. Ng buhay ni Kristo na matuwid, puro. Diba po? Sino mang may ganitong pag-asa, tayo po may ganitong pag-asa. Amen. Oh, tayo po may ganitong pag-asa kay Lord. Diba po? Ay dapat maging tumatuwid sa kanyang buhay. Again, the words, tulad ng buhay. Tulad. Sakto. Yeah. Amen. Hindi parang tulad. Yes. Okay? 1 John chapter 4.
1, 2, 3. So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Next slide. By this is his love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment, because as he so also are we in his Christian. That's where the title comes from. As he is, so also are we in this world. I think you go on to the first verse 16 again. I'm just going to read. So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love. And whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Amen. If we just believe these words, amen. If we just believe these words, makikita po sa buhay natin. If we believe that God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Next slide, please. By this is love perfected with us. Why is love perfected within us? Para po pagdating ng judgment day, may confidence po tayo. Amen. Amen. Na humarap kay Lord. Yes. Would you say now that you have the confidence to face Jesus? By this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Why? Because when love is perfected with us, that means kung paano siya, gayon din tayo. Amen. Tagalog po. Let's read the Tagalog. 1, 2, 3. Kaya nakilala na natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Sa ganitong paraan ay naging ganap ang pag-ibig sa atin. Amen. Next. Kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng paghuhukom, dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. I love the declaring tone. Dinideclare ni John dito, kaya, mga mahal kong anak, ang pamumuhay, dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Sinasabi na niya, that's who you are. Amen. Ang pamumuhay natin sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Amen. Nung namuhay siya sa mundo. Kung paano siya, ganun din tayo. Ganun Amen. Din tayo. So, why am I emphasizing this po? Because many times we don't know how to live. We don't know what to do. Yung mga ginagawa po natin, yung ginagawa po natin ay yung natutunan natin from the past. Kaya nga, I started with the past, di ba po? Kasi we live in the past, we do things the way in the past. Pero hindi na po the same. Remember that. You are not your past. You are not who the enemy says you are. You are who Christ says you are. So we receive love from God to become love to the world. We receive hope from God to become hope to the world. We receive peace from God to become peace to the world. We receive forgiveness from God to release forgiveness to others. We receive healing from God to release healing to others. We receive joy from God to release joy to others. Because kung paano siya, gayon din tayo. Amen. Many of us just receive and then don't release. Lord, thank you for the love, Lord. You're so good, Lord. Thank you, Jesus. Ay, kumupo dito. Sin ko to eh. Lord, thank you so much, Lord. You're the best, Lord. You're my best friend, Lord God. Ayaw ko na sa'yo. Lord, I just love you so
It doesn't make sense. Yeah. It doesn't make sense. Lord, thank you for forgiving me. Lord, sasalanan kong... Eh, bakit ikaw ang ginawa sa akin? Alam mo. Lord, talagang yung forgiveness na nareceive ko sa'yo, talagang... Grabe, Lord. Nababago na talaga ako, Lord. Yung sakit-sakit yung ginawa mo. It doesn't make sense. We receive but we don't release. Yeah. We receive love but we don't become love. Yeah. Yes. Amen. We become hate. We become offense. We become... It doesn't matter. I know this is hard because I know many of us have come and gone through things. But it doesn't matter what's been done to you. Amen. It matters what Jesus went through for you. Amen. 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 Thank you, Lord. Yeah. Yeah. Even though you've been hurt by even your parents or by others, by your husband, by your children, ang ginawa ni Lord mas matter. Amen. Amen. Mas powerful. Amen. So bakit tayo affected? And I'm saying this, I hope you don't think I'm insensitive because I know that what you've gone through is really painful. But what I'm saying is, how about what God, what Jesus went through for you? Amen. Yeah. Do you think about that? Whenever you want to get mad at someone, do you think about what Jesus went through para hindi ka magalit? Yeah, amen. Para mapunta yung buhay niya sa atin. Grabe yung pinagdaanan niya. So the moment we want to get angry, the moment we want to hold our forgiveness, we think about Jesus. The moment we feel tempted, we talk to Jesus. Amen. Yan ang talaga po ang buhay Kristiyano eh. Kaya pwede nating sabihin na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi po fake yun. Amen. Kasi po, sa buhay ni Lord na nasa atin. Amen. Amen. Kaya po, when we say, bless ka na, iba ka na, iba ka na. Totoo po yun. Amen. Dahil sa buhay ni Lord sa atin. Amen. Kaya, sometimes, the enemy will try to deceive me po eh. Eh, fake ka. Sayo ka. Napapresyon na lang kasi anak ka ng pastor. Dapat ka perfect. Dapat mabait ka lagi. Dapat nakainti lagi, ha? Fake ka! Yes. Nasabi ng kalaban. Yeah. Then I think to myself, Jesus died for me. Amen. Why would I be fake? Amen. If I don't know who I am in Christ, talagang fake. Yes. Ang lalabas sa akin. Amen. Talagang pagod. But because God is good. Amen. And God is so good. Amen. How can you be fake? How can you, parang, sinusuppress ko lang yung feelings mo. Actually, dahil mong galit eh. Actually, gusto mong ilabas yung galit mo eh. Fake lang yan. Fake lahat yan. Sabi ng kalaban. Yeah. Pero sabi ni Lord, anak, ikaw ang anak ko. Amen. Anak, mahal na mahal kita. Amen. Anak, binigay ko ang buhay ko para sa'yo. Amen. Ano mas totoo po, di ba po? Yeah. Satan is the father of lies. Yes. He is the accuser of the brethren. Yes. But God is our Father. Amen. Who formed you in your mother's womb. Yes, man. He knit you together in your mother's womb. He knows your gallbladder. He knows your pancreas. Yes. He knows your kidney, He knows your heart. Yes, what's, amen. Bakit mas powerful yung sinasabi ng iba? Yeah. Bakit mas may say ang sitwasyon sa buhay natin? Baka kasi hindi talaga natin kilala si Lord ng sobra-sobra. Kaya pag may dumating yung sitwasyon, tumawag ang Pilipinas. Sino mas
us may say yung sitwasyon sa Pilipinas o yung sinabi ni Lord. So what do you do? Pag may dumating na sitwasyon, what do you do? Pray. Pray. Just thank the Lord. Thank the Lord. I'm a child of God. Amen. Lord, you've already provided. Lord, you said that who God joins together, no man can. Yes. Amen. Amen. Lord, you said that your protection is over my family. Yeah. Lord, you... Para mag-glorify si Lord, hindi tayo, hindi yung stress natin ang mag-glorify. Yes. Kapo, pag may dumating na sitwasyon sa buhay natin, sino na, anong yung malaki sa atin? Yung stress. Yeah. Kasi nafe-feel na natin sa batok po natin. Unti-unti na, ano kung makapal na? Napawisan na. Di ba po? Stress. Pero bakit yung sinasabi ni Lord, ganito lang. Yeah. Dapat nga, buong buhay natin ang salita ni Lord. Eh. Amen. Dapat buhay natin ang salita ni Lord. Eh. Amen. So if you're going through a situation, just stop and just thank the Lord. Maging intimate tayo ni Lord. Amen. Get to know the Lord. He wants to talk to you. Amen. He wants to let you know how much He loves you. Spend time. Amen. Kahit mukhang crazy, mukhang baliw minsan. Lord, wait ko pala ng Lord. Lord, even by yourself. Yes. It's okay. Yes. Si Lord naman. Diba po? Eh, paano nag-iisa ako? Hindi kayo nag-iisa. Kasama niyo si Lord. Amen. Diba po? Never tayo nag-iisa. Amen. Amen. So we receive love, I'm going to repeat this again. We receive love to become? Love. We receive hope to become? Hope. We receive peace to become? Peace. We receive forgiveness to release? Forgiveness. We receive healing to release? Healing. We receive joy to release? Joy. Because kung paano siya, gayon din tayo. Gayon din tayo. So, dapat natin malaman kung sino talaga si Lord. Amen. Para gayon din tayo. Amen. Amen. Kung alam natin kay Lord, laging nagagalit, hindi yun din tayo, lagi tayong galit. Mm. Hindi naman galit si Lord. Yeah. Pero yung alam lang natin kasi limited, di ba mo? Kaya magbasa ka tayo ng Bible. Get to know the Word. You know, there's a pastor who said, the Lord encouraged him to read one chapter. Just one chapter lang. For example, Philippians chapter 1. Example. Philippians chapter 1. Okay, today, Philippians chapter 1. Bukas, Lord, ano? Philippians chapter 1 ulit na lang. Ah, sige, Lord. The next day, ano ulit, Lord? Philippians chapter 1. Ah, sige, Lord. For 4 weeks, Philippians chapter 1. Tapos excited, graduate na ako sa Philippians chapter 1. Sabi niya. And the next story, chapter 2. 4 weeks, mga kapatid, sa isang chapter. Sa isang kapitulo. One chapter, 4 weeks. Tapos next, ano yung after that? Chapter 2. And we don't know how long he will stay in chapter 2. But if it takes that long to know one chapter, where are we now? Yeah. Read the Word. Get to know Jesus. Para yung language ng Bible, maging language na ng Bible. Dear brothers and sisters, Jesus went through for you. Amen. Yeah. Do you think about that? Whenever you want to get mad at someone, do you think about what Jesus went through para hindi ka magalit? Yeah. Amen. Para mapunta yung buhay niya sa atin. Grabe yung pinagdaanan niya. So the moment we want to get angry, the moment we want to hold our forgiveness, we think about Jesus. The moment we feel tempted, we talk to Jesus. Amen. Yan ang talaga po ang buhay Kristiyano eh. Kaya pwede nating sabihin na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi po fake yun. Amen. Kasi
kasi po sa buhay ni Lord na nasa atin. Amen. Kaya po when we say, bless ka na, iba ka na, iba ka na. Totoo po yun. Amen. Kahit sa buhay ni Lord sa atin. Amen. Kaya sometimes the enemy will try to deceive me po eh. Eh, fake ka. Sayo ka. Napapresyo ka lang kasi anak ka ng pastor. Dapat ka perfect. Dapat ang dapat mabait ka lagi. Dapat ang kainti lagi, ha? Fake ka. Yes. Nasabi ng kalaban. Yeah. Then I think to myself, Jesus died for me. Amen. Why would I be fake? Yes. Amen. If I don't know who I am in Christ, talagang fake. Yes. Ang lalabas sa akin. Amen. Talagang pagod. Yeah. Batang nagtako. But because God is good. Amen. And God is so good. Amen. How can you be fake? How can you, parang, sinusuppress ko lang yung feelings mo. Actually, dahil mong galit eh. Actually, gusto mong ilabas yung galit mo eh. Fake lang yan. Fake lahat yan. Sabi ng kalaban. Yeah. Pero sabi ni Lord, anak, ikaw ang anak ko. Amen. Anak, mahal na mahal kita. Amen. Anak, binigay ko ang buhay ko para sa'yo. Amen. Ano mas totoo po, di ba po? Yeah. Satan is the father of lies. Yes. He is the accuser of the brethren. Yes. But God is our Father. Amen. Who formed you in your mother's womb. Amen. Yes, amen. He knit you together in your mother's womb. He knows your gallbladder. He knows your pancreas. Yes. He knows your kidney. He knows your heart. Yes, yes. Amen. Bakit mas powerful yung sinasabi ng iba? Yeah. Bakit mas may say ang sitwasyon sa buhay natin? Baka kasi hindi talaga karang natin kilala si Lord ng sobra-sobra. Kaya pag may dumating yung sitwasyon, tumawag ang Pilipinas. Sino mas may say yung sitwasyon sa Pilipinas o yung sinabi ni Lord? So what do you do? Pag may dumating na sitwasyon, what do you do? Pray. You just thank the Lord. Thank the Lord. I'm a child of God. Amen. Lord, you've already provided. Lord, you said that who God joins together, no man can separate. Amen, amen. Lord, you said that your protection is over my family. Yeah. Lord, you... Amen. Para mag-glorify si Lord, hindi tayo, hindi yung stress natin ang mag-glorify. Yes. Yeah, po, pag may dumating na sitwasyon sa buhay natin, sino na, anong yung malaki sa atin? Yung stress. Yeah. Kasi nafe-feel na natin sa batok po natin. Unti-unti na. Pinapawisan na. Diba po? Stress. Pero bakit yung sinasabi ni Lord, ganito lang. Yeah. Kaya po, dapat nga, buong buhay natin ang salita ni Lord. Eh. Amen. Dapat buhay natin ang salita ni Lord. Amen. So if you're going through a situation, just stop and just thank the Lord. Maging intimate tayo kay Lord. Amen. Get to know the Lord. He wants to talk to you. Amen. He wants to let you know how much He loves you. Amen. Spend time. Amen. Kahit mukhang crazy, mukhang baliw minsan. Lord, bait ko talaga, Lord. Lord, even by yourself. Yes. It's okay. Yes. Si Lord naman. Diba po? Eh, paano nag-iisa ako sa... Hindi kayo nag-iisa. Kasama niyo si Lord. Amen. Diba po? Never tayo nag-iisa. Amen. Amen. So we receive love. I'm gonna repeat this again. We receive love to become... Love. We receive hope to become... Hope. We receive peace to become... Peace. We receive forgiveness to release... Forgiveness. We receive healing to release healing. We receive joy to release joy. Because kung paano siya, gayon din tayo. Gayon din.
tayo. Amen. So, dapat natin malaman kung sino talaga si Lord. Amen. Para gayon din tayo. Amen. Amen. Kung alam natin kay Lord, laging nagagalit, hindi yun din tayo, lagi tayong galit. Mm. Hindi naman galit si Lord. Yeah. Pero yung alam lang natin kasi limited. Yeah. Kaya magbasa ko tayo ng Bible. Get to know the Word. You know, there's a pastor who said, the Lord encouraged him to read one chapter. Just one chapter lang. For example, Philippians chapter 1. Example. Philippians chapter 1. Okay, today, Philippians chapter 1. Tumo, bukas ko, anong ano? Philippians chapter 1, yun na lang. Ah, sige Lord. The next day, ano ulit ko yun? Philippians chapter 1, ah, sige Lord. For 4 weeks, Philippians chapter 1. I was excited to graduate now sa Philippians chapter 1, sabi niya. And the next story, Philippians chapter 2. 4 weeks, mga kapatid, sa isang chapter. Sa isang kapitulo. One chapter, 4 weeks. Tapos next, ano yung after that? Chapter 2. And we don't know how long he will stay in chapter 2. But if it takes that long to know one chapter, where are we now? Yeah. Read the Word. Get to know Jesus. Para yung language ng Bible, maging language na ng Bible. Amen. Dear brothers and sisters, kapo, para yung language po natin maging language, para yung language ng heaven, maging language natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Because ang paano siya, gayon din tayo. Amen. So, huwag natin kalimutin. Kalimutan. Kung sino po tayo, dahil kung paano siya, gayon din tayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Let's pray. Thank you, Jesus. Lord, we thank you so much that, wow, what a calling you have on our lives. The calling you have on our lives to reveal Jesus. Amen. To the world. Because the world needs to know Jesus. Amen. So Lord, I pray that we won't be selfish, but we will live the way you lived on earth. Amen. That Lord, we will become love, we will become hope, we will become peace to the world because you are in us. Lord. Amen. And when people say, parang kinakausap ko si Lord, hindi kami magiging proud. Ngunit sasabihin namin, that's true, because God lives in me. Amen. So your name be glorified. Amen. Your name be exalted. Amen. Your name be lifted high above all else sa buhay namin, Lord. Amen. And Lord, I just bless my brothers and sisters that whatever they're going through, nothing is bigger than you. Amen. In Jesus' name we pray. Amen.